What's up? Asan tayo? Nandito kami ngayon sa ate. Sa ate, kwentuhan na naman. Yes, magkikwentuhan. So, i-share namin sa inyo kung ano yung vlogging setup namin. Yes, so we'll talk about camera, microphones, and yun, software, vlogging setup or gear. So, ayan, anong dahilan na i-share natin tong video na to? Siyempre, una, para makatulong para dun sa mga curious kung ano yung ginagamit natin. Kasi syempre, alam naman natin na kapag gusto mong pasukin yung vlogging, parang curious ka eh sa setup ng iba. Parang habang nagbi-build ka ng sarili mong gear, parang naka-curious ka nga. Lalo na kung yung ginagamit or yung output ng, for example, ng pinfollow mo is maganda. So yun yung purpose ng video namin na to. Na i-discuss sa inyo, i-share sa inyo kung ano yung mga gamit namin pangkuha ng video. Tsaka dumaan kasi kami sa ano din talaga, trial and error. So maganda lang din na somehow malaman nyo kung ano yung mga pinagdaanan namin. Tsaka yung experimentation niya. Yeah, para matuto din kayo and somehow siguro para hindi nyo na rin pagdaanan. Tsaka yung video na to ay sasagutin din namin ang tanong ni Jacqueline. Dahil, ayun, nag-message siya sa amin as ito yung message niya. Kaya napagawa kami ng video na to. So, sabi niya, "Hello po, I saw your videos po sa UK group and fina-follow ko na page nyo since last year. Sobrang gaganda po at nakaka-inspire talaga yung ginagawa nyo, especially sa nakaka-depress na country. Nakakatuwa lang na may mga gaya nyo na nakaka-inspire para lumabas at gawin yung hobby mo kahit anong weather. Ask ko lang po sana kung pwede po makahingi kung paano nyo po sinet up yung microphones nyo for YouTube. Ano po yung brand ng mic and softwares rin po na ginagamit nyo and camera to record na din po. Muli, more power po sa inyo and more videos pa po sana. Truly inspiring po yung ginagawa nyo at nakakatulong na makatanggal ng feeling blue especially ngayong winter. God bless po." Ayan, napaka ano, heartwarming yung message ni Jacqueline dahil yung isa sa mga purpose natin eh na makatanggal ng ano, lungkot. Yeah, oo. Kasi iba talaga, iba dito sa Inglaterra. Mapakita na parang ang nature, iba yung nagagawa niya. Lalo na kapag yun nga, medyo parang down ka. Na yun naman din talaga yung nangyayari sa amin kaya gusto naming lumabas dahil nakatanggal siya ng lungkot. So first hand experience talaga siya. Oh. Yeah. Sinishare namin. Yung tanong mo ay sasagutin na namin agad. Diretso. Yeah. Current na. So ito na yung pinaka-final na setup namin kapag nagbo-vlog kami outdoor. Kapag umakyat kami ng bundok, nagka-travel kami. Ito. Cellphone. Yan yung actual. Ito yung actual. Yung mic na gamit namin ay Holyland. Wireless mic siya. Na dalawa yung input. So, ibig sabihin dalawa, meron ako at meron siya. Kasi may mga ibang wireless na isa lang. So, yung kinuha namin is yung dalawahan. So, yan. I-discuss namin to further mamaya. Pero, ito yung current setup namin. Wala dito sa malalaking camera. Wala. Wala dyan nandito sa cellphone. Cellphone ang gamit namin. So, ito namin. Yan. So, ayan. Sa software naman, Premiere. Premiere Pro ang gamit ko na pang-edit ng video. Ever since, ano? Yan yung direktang sagot. Pero mamaya, may share kami na ibang software editor na pwede nyong gamitin for free. Kasi hindi free ang Premiere. Hindi free ang Premiere. So yun yung current main setup namin. Pero, disclaimer? Disclaimer lang. So, yun nga, makikita natin ang dami, di ba? Tapos, siguro, ano na din naman, parang very common na din na makikita mo talaga sa mga vloggers, influencers. Talagang ang daming gear. Isa lang masasabi ko, hindi mo kailangan lahat yun. So, kung talagang parang eager ka na mag-start, na mag-vlog, I guess, start with whatever you have din mo. Same lang din naman sa ano, advice namin when it comes to hiking, di ba? Start with whatever you have. Kasi parang along the way, dun mo ma-realize or dun mo malalaman kung ano talaga yung mga kailangan mo. And ano talaga siya, like, suited talaga siya for your own needs. So, kasi minsan, di ba, parang yun nga, naka-curious tayo kung ano yung ginagamit ng iba. Pero at the same time, hindi nakakalimutan din natin na iba naman kasi yung need nila. Iba yung purpose nila. So, for example lang, parang iba yung lens na gagamitin mo for portrait, iba yung lens na gagamitin mo for landscape, mga tipong ganun. So, parang keep in mind lang din na maganda talaga na learn from your own experience. And then after that, dun mo parang i-experiment or i-explore yung mga gear na talagang babagay sa'yo. Saka Execution University.
ang mas importante, di ba? Execution talaga. Ang ganda nga ng camera mo, pero kung gusto mong gumawa ng video, ganda ng camera, maganda ng setup mo, pero wala ka masyadong output, so nonsense, di ba? Pero compared sa cellphone lang gamit mo, pero ang dami mong gawang output. Yun yung mas importante, kasi mas matututo ka doon sa process na paggawa ng video compared sa pero hindi ka gumagawa. Pero nasa sa'yo yan. Kasi minsan may mga tao na excited sila sa part na parang learning or yung parang nagbubuting-ting ganyan. So parang for example, mas makakagawa ka ng output kapag ka yung camera na ginagamit mo, tinitimpla mo pa. Kasi parang dun ka na excited sa act na parang nagtitimpla ka or parang mas proud ka kapag ka yung output maganda kapag pinaghirapan mo siya, parang ganun. Mm-hmm. Pero sa ngayon, parang ang natutunan natin, parang less friction is better. Mm-hmm. Parang mas mabilis tayo nakakapag-produce ng video, ng content, kapag mas mabilis yung process, pag lesser yung steps. Yeah, kasi ngayon problema namin yan. As in, marami pa kaming tambak na footage na kailangan pang tapusin. So, ayun, maganda na kung ano yung meron ka, cellphone, kung may cellphone ka ngayon, maganda dun ka mag-start. Mm-mm. Gumawa ka isang video, dalawa, tatlong video, saka ka mo mag-upgrade kasi malalaman mo eh. Pero yun, ang pinaka-lesson is kung ano yung meron ka. Yun yung gamitin mo muna. Total, we all start from somewhere, di ba? Yeah. So, ayun. Ang dami kasi, di ba? Paano tayo nag-umpisa? Paano tayo nag-umpisa ng vlogging setup? Ano yung una nating ginamit? Yung pinakauna namin ginamit. So, ano muna? Kasi parang may difference kasi yan, di ba? Indoor and outdoor. Okay. Pero since yung mga nauna naman nating video is more on outdoors, kasi nga ano, we love hiking, traveling, ganyan. So, ang pinakauna talaga namin gamit ay GoPro. Actually, hindi itong GoPro na to kasi GoPro Hero 9 na to, no? So, yung pinakauna talaga namin na ano, vlogging camera is GoPro 7. GoPro 7. Yun yung pang-vlog kasi parang very easy kasi pukunin mo lang, pipindutin. Kasi na, magre-record na siya. Lalo pa naman, alam mo, pag outdoors kasi parang may mga moments, interactions ka na gusto mo kaagad ma-capture na parang ang hirap niyang gawin kapag isa-setup mo pa. Like for example, yung mga kanding, di ba? Siyempre, hindi mo naman makokontrol yan, gagalaw yan. So parang kunyari may gusto kang parang moment na i-capture ganyan. Ang tagal kung magsa-setup ka pa. Tapos mo nakaalis na yung kanding. Wala na siya. So ito yung naging solusyon namin, yung GoPro. Tsaka, I don't know, nung nagsistart pa kasi kami, medyo nakakahiya. Parang nakakahiyang mag-vlog. Awkward, ganyan. Yeah. Pero pag GoPro kasing hawak mo, ang liit lang niya, hindi siya agaw pansin. Tapos parang pag naka-timing ka na, uy, ayan, wala nang tao, pwede na tayo magsalita, ganyan, pwede na tayo mag-record. Ang bilis lang niyang hugutin, tapos ang bilis lang din niyang patayin pag, ay, shit, may tao na. Yun. Yeah. Kahit ngayon, nahihiya pa rin kami, lalo na sa city. Oo. Kaya pag sa bundok, malaya naman kami nakapagsalita. Kaya kahit ngayon, may meron pa rin. Pero nung umpisa, grabe. As in, sobrang parang feeling ko isa yun sa paano sa'yo, maghihinder sa'yo from starting. Yeah. Na parang nakakahiya siya. Awkward. Kasi wala ka namang kausap. Kausap mo yung camera. Tapos sa stories, phone, syempre. Ang example ng GoPro 7 na output namin na yan ay ito. Itong mga vlog na to, yan. Yung akyat namin sa Scafell Pike, sa Snow doon, saka doon sa bandang Brighton, Seven Sisters. GoPro 7 lang yon. So, GoPro 7 lang yung mga output namin dyan. Nag-umpisa lang talaga kami. Ginawa lang talaga namin yung pagbavlog. Ano yung naging main problem natin ba sa GoPro 7? Ang problem is yung audio. Siguro dahil kung makakompare mo sa quality ngayon ng mga footage ng cellphone tsaka latest GoPro, mas maganda pa rin yung quality ng ngayon. Kaya nag-upgrade kami nung hindi sadyang upgrade na panalunan niya sa pa-contest. Sa pa-contest. So, yun, panalunan ko to. So, ano lang siya, biglaan na siya. Kasi parang somehow, happy naman kami dun sa GoPro 7. Pero yun nga, dahil na-upgrade na kami to GoPro 9, mas lalo naming na-compare yung quality ng videos. Yun. Dalawa kasi yung content na ginagawa namin kapag umaakyat kami ng bundok. Yung isa vlog, yung isa silent film. So yun yung parang walang nagsasalita. Mm-mm. So yung sa vlogging, yun yung GoPro 9. Pero sa silent film, ang gamit namin ay eto, Fuji. Yan. Fuji camera, mirrorless. Saka
may kasama siyang lens. Ito, usually yung lens gamit namin yung ultra-wide lens. So, dalawa yung setup namin. May SLR tsaka may GoPro. Mm-mm. So, yung dun kay Jacqueline, kung ang tanong mo ay kung sobrang nagandahan ka sa quality, kung ang minimin mo dun ay yung silent film namin, kagaya nito... Snowdon. Snowdon na hiking, na silent hiking film. Ito. Ayan, relaxing yeah. hiking film. Tsaka itong great end. Basta yung mga hiking film na silent yung title namin. Mm-mm. Ang gamit namin dyan... Noon. Noon, mga 2 years ago ay Fuji. Itong Fuji. So, Fuji yung gamit namin. Tapos, kapag may mga ano din kami, hiking guide. For example, yung Scaffold Pike video namin na hiking guide. Ang gamit namin dito ay, sa out, sa indoor ay ito din, Fuji. Saka yung lens na to na 23mm na prime. Mm-mm. So, yun yung gamit namin kapag indoor kasi mas controlled namin yung environment. Tapos, sa mic? Sa mic, ito yung gamit namin. Boya. MM1 something. Ayun, mura lang to. Nasa 1,500 pesos nga lang to eh. Kasi sa Pilipinas mo pa yung nabili. Sa Pilipinas ko pa to nabili. So yan yung gamit namin. Ganyan. Or minsan, may wired mic kami, kinukonnect sa mirrorless. So, yun yung setup namin kapag indoor. Two years ago. Two years ago. Mm-mm. So, ang dami na naming ginawang experiment sa GoPro. Mm. Sa mga ano niya, mic niya. Mm. Para hindi siya masyadong mag-catch ng noise, ng wind. Ang dami niyang mic eh, di ba? Hmm. May time pa na parang tinakpan natin, no? Yeah. Ng foam. Ng yung foam. Mga ganyan-ganyan. Okay naman siya. Oh. Ito okay din to eh. Mm-mm. So parang na-discover na lang namin na pwedeng maglagay ng case na ganito. So foam na siya buo. So ano na siya, parang pinoprotect na niya yung GoPro at the same time. Yun nga, yung wind noise, hindi masyado. Pero hindi na din namin siya masyado naging problem ngayon since yun nga pang B-roll na lang siya. Yeah. Hindi na siya main vlogging camera. Nung gamit namin to at hindi pa namin itong na-discover tong foam na to, nung umakit kami sa high cup neck, so yun. Kaya ganun yung naging output ng video namin na sit-down storytelling dahil sobrang lakas ng hangin nung umakit kami nung time nung sa bundok na yun. Kaya hindi usable yung audio nung kuha ng GoPro. Distracting ayun, siya distracting masyado. Siya. Sobrang lakas ng hangin. So kung mapapansin nyo, pati pagdating sa vlogging and silent hiking film, isa na lang din yung setup. Kasi parang mas madali. So parang isa lang lagi yung huhugutin mo, di ba? So yun, hanggang sa last year, ito na yung pinaka-final setup. Lahat ng mga footage na kuha namin last year, 90%, 85 to 90% ito, iPhone 13. Pro iPhone 13 Pro. So yun yung gamit namin sa hiking, pati yung sit-down. Ito na lahat, all in one na siya. Ang reason ay... Sa hiking, mabigat kasi magdala ng camera saka ng lens. Kung makikita nyo lang yung setup ni Lavi dati, parang syempre umaakit ka ng bundok, tapos ang bigat-bigat ng backpack mo, tapos hinihingal ka ganyan. Tapos may dala pa siya na ano, na tripod, tapos nakakabit yung camera na yan. Although ito kasi mirrorless, so magaan na siya. So parang marami pang mas mabigat yeah. diba, na camera sa kanya, na body. So kung tutuusin, magaan na siya na klase ng camera. Tapos nakakabit yung lens, kasi nga, ang hirap naman kung tatanggalin, ikakabit mo pa yung lens. Diba? So yun, ganun yung setup noon. So parang appreciate lang din talaga namin yung ganitong setup na magaan. Madaling ilabas. Yeah. Tapos madali lang din siya na kahit hawak-hawak mo lang siya the whole time. Pag may makita ka magandang view, capture, di ba? Yeah. Tapos yun, siguro ang percentage ng weight na nasisave namin is 70%. Ito parang sabihin natin 300 grams to. Ito na sa 1 kilogram. So yung 700 grams na yun kapag long distance hike, isang malaking factor yun. Yeah. Kaya ayun. Ito nga yung invisible stick to ng Insta360, di ba? Yeah. Kasi nagustuhan namin siya. Kasi sturdy siya, mabigat tong part na to sa baba. So parang hindi kakalog yung camera masyado. Tapos, at the same time, ano siya, pwede siya na stick lang. Pwede siya maging monopod. Oo, pwede siya maging monopod. Ganyan yung pala. So monopod lang siya ganyan. At the same time, pwede rin siya maging ultimo sa tripod, di ba? Parang nag-ano tayo? Nagpaliit. So for example, pinaliit at pinagaan. Pag nagsasalita kami, ganyan lang. Yeah, same setup sa GoPro noon. Oo. Ganyan lang din. Isang step lang. Compare, ganyan. Tapos record na agad. Mm-mm. So yan, what's up? What's up? Tapos in terms of the mic naman, ito siya, nakakabit yung mic receiver. Mm-hmm. Gilid, ito. Tapos nakakonnect yan dito sa dalawang wireless na so, mic. So, kinakabit lang namin siya dito sa t-shirt. So, ganyan. Tapos, ang maganda dito sa ano na to, halos lahat naman ng brand ay ganito din. May wind muff. Mm-mm. May ano din, kaya pag mahangin siya, nabablock din niya yung
noise yung hangin. Mm-hmm. Yung monopod na gamit namin ay yung sa 20 pounds ata to eh, no? Tapos, ito, yung parang may ball head siya. Tapos may sabitan siya nung receiver. Ano siya, Ulanzi. So, ayan, kakabit mo lang siya dito. Meron siyang salpakan dyan eh. Ayan, ayan na siya. Mas sleek, mm-hmm. Hindi masyadong bulky. Mm-hmm. Pero nung nakaraan, ginawa ko dito, dinikit ko lang. Yan. Parang inooperahan ko yung mga ano ko eh. mga gadgets. Gear, mga gadget. Ilagyan ko lang to dito ng ano, ng electrical tape. Kasi, para kung maulan, tapos gusto ko siyang ilagay sa bag, ganyan lang siya kadalin tanggalin. Buo na. Oo. Kasi pag nakakabit pa dito, tatanggalin ko pa siya dito. Pero pag yan, pag maulan, tapos pag babalik, ganyan lang siya. Mm-mm. So, pag gusto ko siyang gamitin cellphone, okay lang din. So, ganun siya. Natutunan kasi namin sa pagpa-vlogging na maganda less friction, less obstacle. Parang ganun lang, pwede ka na mag-record. Kaysa sa maraming setup, maraming steps na natagalan. Kaya, lalo ayaw na pag sa hiking. Oo. Kasi nga, pagod ka eh. Pagod ka. Diba? So, parang ayaw mo na ng masyadong friction, ganun. Gusto mo madalian lahat. Yeah. So, yun. Tsaka yun pa, unpredictable pa nga yung weather. So, pwedeng bigla na lang uulan. Bigla na lang. Imagine mo kung ganito yung mga setup mo. Diba? Parang lagi mong kailangan ng, kunyari, like extra bag, ganyan. Na para mabilis mo siyang matatago in case of uulan, ganun. Pero yeah, feeling ko ang naging main advantage lang talaga niya sa amin. Yun nga, mabilis lang din talaga natin yung nakakapture yung mga gusto nating moment. In terms of quality, syempre yung mga latest camera ngayon, Sony, Fuji, yung latest high-end na model. Mm. Maganda talaga yung quality ng 4K. Pero sa iPhone ngayon, sa mga cellphone ngayon din na latest, para sa akin, ano na rin ako eh. Hindi na masama, okay na. Happy na ako. Mas lalo na kapag okay din yung audio mo, mas okay siya. So yun. Iba talaga pag maganda yung audio. Parang ano ka, magiging interested ka ba na manood? Parang gano'n, pag maganda yung audio. Yung price nito is nasa 150 plus, 160 yata. Medyo pricey siya. Kaya kung nag-umisa pa lang kayo, tapos hindi pa kayo talaga fully committed, pwede kayong mag-start muna dito. Yan. Boya. Lalo na kung mag-isa ka lang naman. Kasi ang naging problem namin dito, usually sa trail, ako nasa unahan, tapos nasa likod ka. Hindi na pipick up yung boses nung nasa likod. So, mm-hmm. Kailangan ano talaga tapat. Pero kung ikaw lang naman mag-vlog mag-isa, tingin namin pwede okay na siya. Lang. Pwede na. Oh. Ito, yung wireless, yun yung nagiging solution niya. Kahit malayo pa, Konzi, kahit ano ko pa, 100 meters away, napipick up pa rin ito. So, hindi kailangan ano kasi, dikit sa camera. Dalawa kasi kami. Oo, maganda na parang kahit hindi ko hawak yung camera, nadidinig pa din yung sinasabi ko, di ba? Kahit malayo ako. Kasi na-try na natin, di ba? Sa Ingleboro, di ba? Ano? Victoria Cave. Na ano nga yung gamit natin dun? Ito lang ba? Yeah. Yung gamit natin. Tapos ano, syempre pag vlogging, di ba nagkikwentuhan kayo, nag-uusap kayo habang naglalakad ganyan. Hindi naririnig yung mga sinasabi ko, di ba? Hindi masyado. Yun. Nag-try din kami nito, H1N, parang recorder, handheld recorder. Nagamit din namin to sa Ben Nevis. Pwede din siya, pero may friction na naman to eh. Kasi may memory card dito, tatanggalin mo yung memory card, kopyahin mo yung audio, lalagay mo sa editor. Pero ito, naka-diretso na sa video eh. Parang 2-in-1 na siya. Pero maganda siya. Maganda yung quality. Ginamit namin to mostly sa voiceover. Yan. Tapos, ito, Insta360. Pag gusto namin yung mga tipong kuha talaga yung buong pero landscape. Sa buong ano namin, yung purchase na yan, tabo, parang hindi pa namin siya na ROI. Yeah, kasi oo. sa lahat ng footage namin, siguro 8% lang yung capture ng Insta360. Parang ngayon. Ako, for me, kasi siguro sa sobrang nasanay tayong gumamit ng GoPro. Ang problem lang kasi sa Insta360 for me, yung friction niya. Yan naman, yung friction. Yung ano, post-process. Yung parang madali sana siyang gamitin kasi isang click mo lang din naman parang GoPro. Ang kinagandahan pa niya as compared sa GoPro na parang may certain lang siya na nakaka-capture. Na view na nakaka-capture. Obviously, ang Insta360, 360 degrees. So, makakapili ka talaga. Diba? Parang kumbaga sa ano, you'll never go wrong with Insta360. Ang problema, pag na-capture mo na, tapos i-edit mo na, kukunin mo na yung gusto mong angle, kukunin mo na yung gusto mong view, yun na medyo nakakatamad. Sa ngayon naman, pag indoor na mic na current na gamit namin ngayon, ito, Mauno. HD 3000 series, ito yung pangatlong bili namin, tapos bumili kami nitong Mauno din siya.
Condenser. Ng condensers. So, ayan. Nasa ano lang to? Around 30. Tapos, mm-mm, ito around 60 pounds. Oo. Huwag na natin ito masyadong pag-usapan kasi mas na yeah, mas satisfied tayo. Mas satisfied kami yeah, sa dynamic na mm-hmm, mic compared sa condenser. Kung makapansin nyo, ang solid nung boses na to mm-hmm, na lumalabas. So, dalawa yung binili namin ganito. Nagsistart pa lang din naman kami. Mm-hmm. Tapos, parang hindi din naman kami sure kung keep up ba yeah, kami sa pagpa-podcast. Mm. So, nag-try lang din muna kami ng mura. Pero, yun nga, as always, nag-upgrade pa rin kami ng konti. Kaya, yun, nag-end up kami sa pagbili ng dynamic. Okay naman yan, pero iba kasi yung naririnig namin kapag ito na yung gamit yung dynamic. In terms of software, so pupunta na tayo dun sa software. Mm-mm. So, gamit nga ko ngayon ay Premiere. Pero, this year, nagtatry na rin ako mag-gift sa DaVinci Resolve. Try nyo lang yon kapag meron kayong, kapag laptop kayo or desktop kayo nag-edit. DaVinci Resolve, kasi libre lang siya. Tapos, nandun na siya lahat. Effects, audio, color correction. Isang software lang siya. Tapos, nandun na siya lahat. Kesa sa Adobe, iba pa yung effects, iba din yung audio, iba din yung... Tapos libre yung DaVinci Resolve. May bayad lang siya kapag pang pro, pero yung libre niya na software, okay ka na, solve ka na. Ayun, in terms naman of mobile na editor, marami din namang libre lang na pwede. Pero ang gamit mo ay LumaFusion. LumaFusion, pero yeah, meron yung subscription. No, ang LumaFusion, ano lang siya. Bibilin mo lang. One time payment. One tapos, payment. Yun naman yung kinagandahan niya. Medyo ano din siya, kumbaga pricey, pero yun nga. Pag binili mo siya, yun na yun. Saka solve din yun. Less friction, kaya kung cellphone yung gagamitin mo, dun ka na mag-edit din sa cellphone. Lalo na kung wala kang laptop. So, kaya. Kasi marami din namang content creator na cellphone din yung gamit na pang-edit. Cellphone pang kuha, cellphone pang edit. Tapos yun, gumagawa lang talaga sila. Mas mabilis pa. Mas mabilis mag-upload. I mean, kahit nasaan ka makakapag-edit, kumbaga mas nataas yung productivity pag mas madali ang mga bagay-bagay. Kaya itong mga to, hindi na namin to nagagalaw. Kahit indoor. Oh, bebenta ko na nga to eh, pati yung lens. So ang may iwan na lang talaga dito is ito. Yan. Yan na yun. Kung sa tingin mo, kasi medyo pricey to eh. Pero nag-commit na rin kami dyan kasi marami kaming adventure last year. Yung tatlong long distance hike namin. Kinumit na namin. Pero kung mag-umpisa ka pa lang, pwede na to. Okay na to. Or kahit yung cellphone nga lang ngayon eh, pwede na eh. Basta malapit ka lang sa camera mo. Okay na yun. Pero kami, halos lahat ng mga gear talaga namin is nasa mid-range. Kumbaga, nag-iiwan pa rin talaga kami ng space for upgrade. Yeah, upgrade. Kasi hindi kami bumibili kaagad ng... Although alam namin na syempre yung quality maganda talaga kapag high-end. Pero kasi iba pa din nga kapag own experience mo. Kumbaga... Depende sa kailangan mo, yeah. So parang kahit na bumili ka ng, let's say, high-end, tapos sobrang ganda naman talaga nga ng quality, pero na-realize mo na it doesn't suit your needs pa din. So parang ang ending nun, bibili ka na naman ng panibago. So parang ang bigat lang niya ba sa bulsa kapag high-end na kagad yung binili mo. Rather than, bibili ka ng mid-range na hindi ka naman din, alam mo yun, kasi pag sobrang mumurahin naman yung mga binili mo, lugi ka naman sa quality, di ba? Kung makukompromise naman ng sobrang quality. So mid-range lang, tapos siguro research lang talaga ng maigi. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng gear namin, kumbaga, meron pang better na brand, better na kasi itong gear. Presyo na to, merong ano na to, twice the price, 300. Pero okay naman kami dito. Sa ngayon, hindi ito na muna. Sa ngayon, contented kami. Mm-mm. So ano ba yung mga ano lessons natin na natutunan dito sa along our journey? Pag-upgrade ng mga gear, ganyan. 3 years, 4 years ng ano, experimentation ng gadgets. Mas maganda na, kasi kahit ako ngayon, may konting quality pa rin eh. Mas maganda na hindi masyadong tamang quality, pero nandun yung storya, nandun yung message. Ng video na kung anong gusto mong i-message sa video, mas maganda na mag-pick up ng viewer. Yun yung mas importante. Sobrang 8K quality nga yung video mo, pero yung message mo, yung storytelling mo, hindi nakukuha nung, hindi nare-receive nung viewer. Wala din, di ba? Pero yun yung mas maganda. Tsaka mas maganda, hindi masyadong nakafocus sa quality. May focus pero hindi masyado. Mas maganda na focus ka dun sa gusto mo iparating. Saka mas maganda na real. Parang ganun. Raw. Raw. Yun, raw. Raw over produce or something. Mm-mm.
may kanya-kanya naman, wala namang masama sa overproduce. May kanya-kanyang perception kung anong gusto mong ma-reach. Pero sa amin kasi, mas maganda na pro na sa ano kami. Lalo na kung wala ka namang issue in terms of pera. Kung wala kang issue na financial issue. Kaya mo talagang bumili ng mga bigatin ng mga gear. Why not, diba? Pero yun nga, kung let's say nagsistart ka pa lang, maganda nga talaga na mag-focus ka doon sa message talaga na gusto mong iparating rather than yung mga gear and yung quality, yung output. Yun, kasi may YouTuber, ang lakas niya, Australian. 1080p nga lang siya nag-upload eh, pero grabe yung storytelling, ibang klase. Tapos yung ano din namin, yung pina-follow din namin na hiker, Craig Adams. From ano din siya, sobrang pangmalakasan na setup. Mga Sony, yung lens sobrang mamahal, mga $5,000 setup. Cellphone without mic, without mic pa nga yun eh. Yung cellphone lang talaga, as is na cellphone, iPhone, ayun. Tapos yun din ang sabi niya, no? Parang mas na-appreciate nga niya pag naka-capture niya yung mga moments ng RAW. Tapos yun, diba? Na, mabilis, hindi na masyadong nagsaset-up. Yeah. Mm-hmm. So, ayun lang, less is more. Less is more, yeah. Tapos ano ba yung mga pwede nating i-share ng mga tips and advice? Pag-acquire ng mga gear, ganyan. Pagbili ng mga, alam mo yun, pag yung decision making ba? Kung bibili ka ng gear, maganda tanungin mo muna kung saan mo gagamitin yung gear. Kung ano yung purpose ng video na gagawin mo. Kunyari sa mga groups. Kunyari may group ng, kunyari let's say Fuji ganyan. Facebook group. Nagtanong siya parang, ano pong magandang camera na ma-recommend nyo ganyan. Ang common na comment na ma-receive niyan is, para saan mo ba gagamitin? Kasi hindi porket camera, maganda yung camera, magagamit mo kahit saan. So maganda na parang clear din sa'yo talaga, ano yung purpose, ano yung gusto mong output. Kung let's say, nasa leaning towards portraits ka, di ba parang may talagang magandang camera, may magandang lens for that. Tapos kunyari naman landscape, outdoors, sports, diba? Iba-iba. So parang yun, maganda kung magre-research. Tanungin mo muna yung sarili mo. Para saan ko ba ito gagamitin? Magpipicture ba ako ng bata? Magpipicture ba ako ng aso? Ng pagkain? Alam mo yun. Landscape ba? Kasi ano talaga, nagmamatter yun. Saka nag-iiba-iba talaga yung mga specs ng mga gear in terms of yun nga, yung needs mo. Yun lang naman ang tip namin. Saka yun nga, start with whatever you have talaga. Yun talaga. Tapos saka mo kasi malalaman eh. Like kami, nag-start kami na GoPro. Tapos na-realize namin, ay, ang hirap pala pag ano, sobrang mahangin. So doon kami nag-start maghanap ng parang ano ba yung magandang solution. Kailangan ba makaano tayo ng mic? That's why nag-start. Although matagal na yung boya niya, pero parang doon namin naisipan na parang, baka kailangan natin ng mic na merong dead cat, or baka kailangan natin takpan yung mga mic ng GoPro, ganyan. So doon lang nag-umpisa yung mga realizations, ano yung mga kailangan natin. Yeah. Matututo lang din kayo. Kasi sarili niyong mistakes. Lalo na din ako kasi bukod sa pag-video, mahilig din ako sa picture. So, dumaan din ako sa yung malalaki pang SLR cameras. Sa Canon, na malaki, as in malaking camera, malaking lens. Dumaan din ako from, tas ang ending ko ngayon, from malaki, paliit. Konti ng pakonti. Kasi nga, depende sa need mo. Depende sa need. Kasi ang need namin, magaan. So, Good for hiking. Mm-hmm. Tapos, okay yung audio. So, ayun. Kaya, final setup, yan. Yan yun. Cellphone, saka itong mic. Wireless microphone. Mm-hmm. Yung GoPro, dinadala na lang namin for mga extra footages. Pag maulan din. Maulan. Na hindi namin nalalabas yung cellphone. Ito na yun. Kaya sa mga lalabas na video na hiking namin na hindi pa namin i-edit, ang gamit namin doon ay ito, iPhone 13, yung mic na yan. So yun, sana nasagot naman namin yung tanong ng buti. So ayun, thank you for watching. Thank you for watching and sana may natutunan kayo. Bye-bye! Bye!